Sa mga idol, meron nga pala tayo ditong Honda Click version 1 na Honda Click 150. Bali ang problema niya, itong push start hindi gumagana. Pero pag nag-brake ka naman, nagti-trigger naman yung switch niya. Tapos dito sa relay, tumutunog naman siya pag nagpindot ka ng switch. Tapos yan, trinoubleshoot natin yung mga fuse buo naman. Tapos dito nga, binaklas na natin yung cover niya. Tapos ito, napansin natin yan. Chinek natin to. May sunog tong socket niya papunta dito sa ECU. Dito. Kaya lost contact na siya. Habang tinitrace natin yung wirings niyan, meron tayo dito yung guide. Yan, pang Honda Click. Version 2 ng Honda Click. Pero pares lang naman sila ng diagram. Bali dito pala, ang pagkakasunod-sunod ng wire niya. Yan, nakaganyan yan. Ito, nandito yung nakalagay yung pinaka pinipindot sa clip, parang kagaya nito. Kaso nasira na. Kung sakaling mag DIY kayo nito tapos ma tanggal nyo yan, ito lang yung pagkakasunod-sunod yan. Itong pula na may dilaw sa pinaka kaliwa siya. Itong pula na may puti nasa gitna. Pula na may kulay blue nandito sa kanan. Yan, nakaharap siya. Nandito nakaharap yung ano, ECU. Hindi mo pwedeng baliktarin yan. Kailangan ka ganun pa rin. Tapos ililinisan natin maayos yan. Tatanggalin natin yung mga umido niya. Bali dito, titesting muna natin siya linisan. Tapos try natin mamaya kung gagana siya. Alisin lang natin yung mga itim-itim na parang spark ng sunog. Tapos dito pala, sinira ko na siya. Kasi hindi natin madudukot yung tanso. Hindi natin malilinisan kasi kailangan na rin itong palitan. Kasi ano na siya, sunog. Pero try muna natin linisan kung gagana siya. Try natin ikabit. Yan, ikabit na natin. Tapos on natin. Yan, gumagana naman yung brake light niya. Tapos testing natin. Yun. Gumana na siya. Bali, ang naging pinaka problema lang dito sa socket ng ECU niya. Tapos meron pa tayong isang gagawin dito, itong idle stop. Itong idle stop hindi na rin gumagana. Itong idling stop, medyo na-trace na natin siya. Yung mga wire continuity niya okay naman. Mula dito sa ECU, lahat niya ang papunta dito sa likod. Dito, chinek natin to kung may putol yung sa may speedometer niya. Pati dito sa may TPS. Tapos dito yan, buo naman siya. Pati dito sa sensor ng speedometer. Bali, ginamitan natin yan ng diagram. Ito nga pala yung diagram dyan. Kaya hindi na tayo maliligaw sa pag-trace ng color coding ng ganito sa click. At dito nga, tinesting ko yan. Bali, papainitin muna natin yung makina para
gumana at malaman natin kung okay na yung idling stop niya. Ito na mga idol, nagbiblink na siya, ibig sabihin gumagana na yung idling stop natin. Pag pinika natin yan, naandar yung makina. Mama tayo magbiblink ulit. At yan, okay na yan, pwede na nating ibalik yung mga cover niya. Pero sabi ko rin sa may-ari na pwedeng may mga corrosion na rin yung harness nito. Kaya pag-iisipan muna kung papalitan o pagtsatsagaan muna. At para po sa mga magtatanong kung anong ginawa ko, kung bakit gumana na siya, bali yung mga sakit-sakit lang, nilinisan ko lang, hinanginan ko ng compressor, tapos yung salpak ulit. Kaya siguro nagkaroon na ulit ng mga contact, kaya gumana na siya.